Ngayong tropical storm ang bagyong Jenny base sa latest monitoring ng PAGASA. Base sa forecast, maapekto ng bagyo ang ilang mga lugar sa Luzon. At para bigyan tayo ng update hinggil sa bagyong Jenny, makakasama po natin live ngayon ang PAGASA weather specialist na si Mr. Obet Badrina. Magandang araw po, Ginoong Badrina. Magandang tanghali sa lahat ng mga tagapanood natin. Opo. Sir, nasa na po ngayon itong bagyo at ito po ba ay anong direction po ang tinatahak nito? So sa ngayon nga itong bagyong si Jenny, may international name siya rin na Koinyu, na ang ibig sabihin nito ay papi o tuta. Ang nagbigay ng pangalan na to ay ang Japan. So sa ngayon, ito ay huling namataan, nasa 1,155 kilometers silangan ng Central Luzon. No? Ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, malapit sa gilid pagbugso nasa 80 kilometers per hour. Actually ngayon yung direksyon niya as of 10 a.m. ay pa west-southwestward. No? Eventually, inaasahan natin kikilos ito pahilagang kanluran. Base nga sa track natin, Ray, no? Itong bagyong si Jenny ay maaaring lumapit. Ayan, pinapakita natin ngayon yung track natin dito sa may bahagi nga na extreme northern Luzon. Sa ngayon, no, sa mga kababayan natin, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi natin bansa. Pero posible, oh, bandang Lunes o Martes ay magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi na extreme northern Luzon base sa pinakahuling track ng bagyong ito. Sir Ray? Opo, Sir Obet, yung itong bagyo si Jenny, gaano po ang intensity o yung lakas na maabot po nito? Sa kasalukuyan, base sa track pa rin natin, forecast intensity natin ay hanggang typhoon category. Pag sinabi nating typhoon category, kung meron itong signal, ang pinakamataas na maaari nating itaas. No? Ang pinakamataas sa signal ay signal number 4. No? Pero again, dahil nga nasa karagatan siya, maaari pa rin magbago ito. Pero sa ngayon, ang ipinapakita ng ating mga datos ay hanggang typhoon category siya. Ngayon po, Sir Obet, ano po yung mga lugar? May direktang epekto na ba ito? Kung hindi man, ano po yung nakaka-apekto sa ating bansa ngayon, Sir? Sa ngayon, wala pang direktang epekto yung bagyong Jenny sa anumang bahagi nating bansa. Pero may tinatawag tayong trough. Yung pag sinabi nating trough, ito yung extension o mga kaulapan na nakadikit. Ayan, pinapakita natin ngayon dito sa ating satellite images. Makikita nyo, may kaulapan dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, dito din sa may eastern section ng Luzon at Visayas. Yan yung trough na tinatawag natin at ito yung nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Yung nakikita nyo namang kaulapan dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, yan naman ay epekto ng hanging habagat. So yan yung dalawang nakaka-apekto ngayon, yung trough o extension ng bagyong Jenny at saka hanging habagat. Sa mga kababayan natin dito sa may particular na sa western section ng Luzon, ng Central Luzon at ng Southern Luzon, particular na yung mga rehiyon ng Calabarzon, Maropa, kasama yung Kamaynilaan, sa mga susunod na araw posibleng magdala ito ng mga pag-ulan, yung hanging habagat. Dahil inaasahan natin sa pagkilos ni bagyong Jenny pa hilagang kanluran o northwest sa may bahagi ng extreme northern Luzon, mapapalakas niya yung hanging habagat. Kaya sa mga kababayan ho natin, ay maghanda ho tayo sa mga posibilidad ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may bahagi nga ng Calabarzon, Maropa, Metro Manila at Central Luzon. Alright, maraming salamat po Sir Obet and we appreciate your time po. Maraming salamat.